Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-repair, mag-replace ng magnetron. I-repair po natin itong microwave oven na to. Ang brand niya is Menu Master Commercial. Okay, so commercial grade microwave oven by Menu Master. Ang model po ng unit na ito ay model RCS511TS, Menu Master of ACP. Okay, so ang complaint po ng microwave na ito ay ayaw niya uminit at saka umusok, nag-umamoy, nag-amoy pa sunog na plastic. So now, what we'll do is babaklasin natin, i-open natin yung panel cover para ma-access natin yung internal components. Okay? So, ang kailangan natin na tools ay number 8 na socket, Phillips screwdriver, side cutting plier, long nose, at saka multimeter. Kailangan din po natin ang magnetron, which is commonly ang problema ng ganitong microwave ay magnetron. Ito po ang magnetron. Okay. Okay, so as you can see, ito po yung bago na magnetron. Original part siya ng ACP, ng Menu Master. Okay. So, bago ito, wala kayong makikita na nagli-leak dito ng kuryente. Yan. Itong isa po na ito, magnetron din siya. Makikita nyo, may black spot. Ibig sabihin, tumalon yung kuryente na rito. Nagli-leak na siya. So, sira na ito. Okay? So, let us proceed sa dismantling na po ng ating unit. So, tatanggalin natin itong panel cover para ma-access natin yung internal component sa pamamagitan ng pagtanggal nitong mga screws. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So, we will remove the screws. Okay, so tinanggal natin yung mga screws, pinull out natin yung cover, i-check na natin ngayon yung kanyang internal components. So meron tayo ditong high limit switch. Okay, ito yung ating microwave light. Ito yung ating magnetron na meron din siyang high limit. Then yung capacitor, yung diode, then transformer niya, ito yung high voltage transformer, at saka yun sa control panel. Okay, so i-check natin ngayon tong unit na to kung ano ang nangyari sa kanya. And then ito nga po pala yung kanyang cooling pan. Okay, now we will going to check sa ating magnetron. Okay, so moving forward, i-check po natin yung mga common things na dapat i-check. Like for instance, itong ating overload or yung heat protection natin, thermal overload. So gamit ang multimeter, sine-check natin yung kanyang continuity. So buo siya. Okay. Lagay natin sa buzzer. Okay, so ibig sabihin, may contact, buo. Kapag ka siya isira, naka-trip, open siya, wala siyang contact. Okay, another one, ito pang isang high limit sa magnetron. Buo din siya. Okay, so now, since ang complaint, hindi umiinit, hindi gumagana,
Ang microwave, ang commonly nagiging problema ay isang magnetron. Para ma-check din natin, i-check natin yung ating high voltage transformer, primary at saka secondary. Okay, now i-check natin yung ating high voltage transformer, yung kanyang primary. Nakita nyo, meron siyang 2.2 ohms resistance. So, ibig sabihin buo yung ating coil ng primary. Okay, ito yung 220 input. At saka ito naman yung high current output. Gamit pa rin ang ating multimeter. Digital multimeter. Tine-check natin ngayon yung secondary. So, buo din siya. Okay. Okay. So, gamit ang ating multimeter, chinek natin yung ating output o resistance ng ating secondary. Na-check na natin kanina yung primary coil, ngayon secondary coil. So, as you see here, okay. So, okay naman yung ating high current transformer. Okay ang resistance niya. We will i-check din natin yung ating diode para makuha natin yung tamang reading. I-remove natin yung isang connection niya. Okay. Then, i-check natin siya galing ang gamit ng ating multimeter. Okay, so na-check na natin yung diode. Okay naman siya. Check na rin natin yung capacitor. Ito yung capacitor niya. Ito yung diode niya. Na-check natin. Okay siya. So, ito na lang ang ating commonly ang problema ng mga microwave ay ang magnetron. So, tatanggalin natin itong magnetron at para makita nyo kung paano magpalit ng magnetron. Okay? By the way, meron nga palang fuse dito just in case for your information. Ayan siya. I-check natin siya gamit ang ohmmeter. Okay? So, nakikita nyo, may reading siya. Okay, so gamit ang multimeter, nasa ohms ang ating setting. Okay, so check natin yung diode, yung kanyang fuse. Yan, so nakita nyo, buo yung ating fuse. Okay, so okay ang fuse natin, babalik natin siya, okay na kailangan mahigpit. Okay. Okay, so additional information. Kung titingnan nyo dito, 250 volt, fuse is 15 ampere rating. So, always follow the proper amperage. So, kung magpapalit man kayo ng fuse, dapat palaging 250 volt, 15 ampere. I-follow nyo yung tamang rating para hindi masira yung equipment nyo. Okay? So, kakabit natin uli siya. Na-check natin ang okay na ang ating fuse. Okay, guys. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-discharge ng capacitor for safety purpose. So, kailangan lang ng lead wire, ganito. Then, iso-short natin yung dalawang terminal ng capacitor. Kasi yung mga high current capacitor ay mayroon yung charge. Naka-charge siya, mayroong electricity, may kuryente. So, iso-short nyo lang yung dalawang lead wire. Okay, just like that. Okay, so pag na-short nyo, minsan yan na pumuputok yung meron siyang spark. So, ibig sabihin, discharge na siya. So, always safety first. Okay, so now, we will proceed sa replacing ng magnetron. Ito yung magnetron. So, as I said, ang common visual check makikita natin sa magnetron kapag may leak na siya or palitin na siya
Makikita niyo yung tip niya, yung dulo niya ganito. Meron siyang sign ng leakage. So, ibig sabihin, tumatalo na yung kuryente nito. Yan. Compare dito sa bago. Ganyan siya. Okay, kung minsan naman, nagbe-burn out yung dulo na to, ng tip, susunog siya. So, ito yung bago. Papalitan natin. Tatanggalin natin yung luma. Okay, so, using gamit ng number 8 na spanner, aming number 8 na socket, tatanggalin lang natin itong apat na nut. Okay. Okay, so natanggal natin yung apat na nut. Lumabas na ngayon yung natanggal na yung ating magnetron. Okay. Ito yung ating lumang magnetron. So, ikakabit na natin yung ating bagong magnetron at tatanggalin natin itong luma. Okay, so as you see, ganyan sila ng pattern. So, magiging plug and play lang ito. So, as you see, original siya na Toshiba. Toshiba Magnetron. Okay, so natanggal natin yung ating magnetron. Ikakabit natin ngayon yung ating bagong magnetron. So, babalik ulit natin yung ating apat na nut. Again, gamit uli yung number 8 na socket. Ihigpit na natin yung ating mga lock nut. Okay, so ma-secure natin na maigi, ma-tight na maayos yung ating lock nut. Make sure na naka-tight para walang vibration. Okay, then kukonnect na natin yung ating high limit switch. Ang function nito, kapag nag-overheat yung ating magnetron, magti-trip siya. Ibig sabihin, ikakat niya for safety. Just in case na-sense niya yung temperature nitong magnetron. Kasi ito, thermal. Okay, so since nakabit na natin yung magnetron, as I said, itong thermal, sinesense niya yung temperature, body temperature nitong magnetron. Kapag ka nag-overheat siya, may certain ang thermal temperature, ang thermal protection, mayroon siyang limit. Let's say, kung 70 degrees, 80 degrees, or 90 degrees, automatic yung filament niya sa loob magti-trip. Okay? Mayroon siyang plate doon na kapag ka-uminit sa certain temperature, kung ano yung design nito, mag-o-open na siya. Okay? So, yun ang function ng thermal. Kakabit na natin ngayon yung ating connection sa magnetron. Itong two-lead wire. So, make sure na tight. Ipe-press natin yung mga terminal para pag-fit natin is force fit siya tight, hindi maglulus yung current o yung kuryente. Okay, so nakabit na natin itong isa, yung kabila pa. Okay, check natin kung well tight. Okay, secure the tight.
I-arrange natin yung ating mga wire. Okay. Okay, so since ito ay yung kanyang ducting ay ano na, na-melt na, isisiguro na lang natin siya ng cable tie. Okay, so done. All okay. We will going to clean. Maglinis na tayo muna. Sabi nga, cleanliness is next to goodliness. Okay, so ilinisan na natin siya. So guys, ganyan lang kasimple magpalit ng magnetron at saka mag-check. So chinek natin yung diode, chinek natin yung capacitor. Okay. Ngayon ililinisan na natin siya tapos i-testingin. Importante sa paggagawa, always palagi dapat nililinis. Para i-take the chance, masiservisan siya. Okay, so sa paglilinis po, laging tatandaan, be careful sa mga side panel. O sa mga edges, kasi nakakasugat ito, matalib kung minsan. Iwasan niyo po mahiwa kayo ng mga stainless steel panel. So, after ng cleaning, ay ipabalik natin yung cover at magte-testing tayo. Okay, so since nalisan natin siya, na-check na natin, lahat verified, okay naman, magte-testing tayo bago natin ikabit yung cover para makita natin kung okay lahat bago natin i-seal or ipakip yung cover. Ayan, ipa-plug natin ang ating power, i-on natin siya. Ayan, i-check natin yung ating microwave, naka-power on. Okay, naging ready na siya ngayon. Magana na siya. Ready ang unit. Ita-check natin siya gamit ang tubig. Pero bago that, bago malaman nyo ito muna, ang ating water temperature sa baso. So, ito is galing sa tap water. Ang kanyang temperature ay 28 degrees. Okay, so 27.4 degrees ang temperature ng tubig. Lalagay natin siya sa loob ng microwave at i-check natin siya kung umiinit ba ang ating microwave or hindi. Okay, so lagi niyong tatandaan, palagi nasa sentro dapat ang inyong pinapainit kasi nandoon doon yung bin ng microwave. Okay? So let us try. Ngayon sa program 2. Okay, so it's getting ready. Done. Now, i-check natin yung temperature ng ating tubig. Gamit ang ating thermometer. Okay, so span ng ilang segundo, naging 46 degrees ang ating tubig mula dun sa 24 degrees. Okay, so mainit na siya. Mainit na siya. So meaning, gumagana ang ating microwave. Buo na siya. It's time na para ikabit natin yung cover. Okay, so ikakabit na natin yung cover. Okay, so same as before.
Babalik natin yung ating mga screws na tinanggal, apat na screw. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? And then, i-recheck natin after natin makabitan ng bagong magnetron. Ma-recheck ulit. Okay, so since nakabit na natin yung cover, nalinis na natin siya, i-recheck natin ulit yung ating tubig. Yung ating tubig na pinag-testing kanina, ang current temperature niya ay 37 degrees. Okay? Lalagay natin sa ating microwave for testing, for final testing. At this time, medyo tatagalan natin ng konti. Natin ang sa program 50. 30 seconds and then let us see our water temperature. Okay. So after 30 seconds, check natin yung ating water temperature. Okay. So ating water temperature ay 64 degrees. Okay, so there you are, guys. Thank you for watching, and kindly like and subscribe to my YouTube channel para po mas marami pa kayong matutunan in the future. Remember, hit like and subscribe, Randy Pix TV. Maraming salamat po, and God bless everyone. Keep safe. Sana po may marami kayong matutunan o natutunan sa panonood ng aking mga videos. Thank you, and God bless.